Programming, math, at English. Mga bagay na tinuro sa akin na nasa school pa ako at hindi ko in-expect na magagamit ko pala pagka-grad ko. Siguro isama na rin natin dyan ang paggawa ng LAN cable. So yun ang gagawin natin ngayong video. Alright, para sa mga kailangan natin, una ay syempre yung ating LAN cable. Pangalawa, kailangan natin stripping tool. Pangatlo, ating crimping tool. Kung wala kayong stripping tool, pwede rin kayong mag-strip dito gamit ito. Or kung wala rin kayong crimping tool, pwede kayong gumamit ng gunting. Pero mag-ingat lang kayo. Pangapat ay RJ45. Magdala na kayo ng extra kasi kung sakaling kailangan nyo umulit. Panglima, option na lang ito. Ang tawag dito ay boots. Hindi ko alam kung bakit boots. Basta boots ang tawag. Siyempre, pang-anim ay tinatawag na cable tester. Tapos, ang pang-pito, siyempre, kailangan sa lahat ng guide. More on that later. Now, para sa procedure, ang ating gagawin is kumuha tayo ng tamang haba ng LAN cable. Kung gusto nyo ganito kahaba ng LAN cable, ay okay lang naman. Pero para sa akin, okay na sa akin kahit ganito lang siya kaikli. Ang una natin gagawin dito ay mag-i-strip ng cable. So kung mag-i-strip na tayo, mag-estimate tayo dito ng mga around 2 inches. Tapos din tayo magsisimula mag-strip. Kailangan natin extra length kung sakali lang. Okay? So sa tingin ko 2 inches na to, lagay lang sa una. Tapos importante ay isang ikot lang itong stripping tool. Okay? Yan, isang ikot lang. Huwag kayo sumobra kasi baka madamage ninyo yung cable. So yan, pag natanggal na yung twist nila ng onte, tapos pwede na hilahin. Tapos, makikita na ang ating mga twisted pair. Kapasok mo ay mention itong plastic na nito. Nilimutan ko kung anong ginagawa niya, pero hindi yan importante. And dapat gupitin na siya. Okay, so ang gagawin natin ngayon is ipag-break natin sila eh. Tatanggal natin yung kanilang twist. So pwede natin gawing manually or pwede tayong gumamit ng hack gamit itong naputol lang, pinutol natin na insulation. Tapos, papasok natin sa isa sa mga twisted pair sa isa sa pares. Tapos, tutulak lang natin siya paikot. Tada! Magkahiwalay na sila. Parang kailangan ng expo. Gagawin lang natin yan sa isa sa lahat. Ngayon, na-untwist na natin ang mga twisted pair. Now, ang next naman natin gawin is kailangan natin sundan itong guide natin. So, makikita ninyo, sa ating ginagawa na to, sa pas mga Ethernet cable, is merong dalawang klase na pwede natin sundan. Pwede itong diagram A or itong diagram B. Nag-research ako pero nakita ko na wala naman siyang pinagkaiba. Parang preference lamang nila kung ano yung gusto mong sundin. So wala naman talaga siyang standard. Pero either A or B lang. Tapos kung A yung gagawin mo sa isang side ng cable, yun din gagawin mo sa kabilang side ng cable. And ganoon din sa B. Actually, pag tinignan mo mabuti, yung pinagkaiba lang talaga nila is yung itong solid orange, itong stripe orange, tapos itong green, itong solid green, tapos stripe green. Pinagbalik talaga lang sila dito sa D. Tinignan mo. Dito orange, ito green, ito stripe orange, stripe green, solid orange, stripe green, stripe orange. Yun lang talaga yung pinagkaiba nila. And para sa akin, para dito sa tutorial na ito, ang susunod ko is itong A. Dito tayo titingin. Tapos, ang kailangan natin gawin is arrange lang natin sila. Ayan. So, na-arrange ko na sila. So, makikita mo, sinundan ko itong A. So, brown, orange, stripe blue, stripe orange, green. So, once na-arrange ko na sila ng ganito, ay susunod ko gagawin ay kukunin ko yung crimping tool para i-cut sila, para diretso sila. Yun! Alright, so medyo may fireworks tayo dun. So next na gagawin dito is kukunin ko ang isa sa mga RJ45. Tapos, susundan ko lang itong diagram na ito. Sisiguraduhin dapat na naka-arrange pa rin sila ng ganito. Ayan, pasok sa RJ45. Arrange pa rin ba sila? Ayan, mukhang naka-arrange naman sila. Tapos, siguraduhin lang na ipasok na talaga ng todo sila. Yung tipong, yung basta makikita rin dito parang dikit na dikit sila sa dulo. Tapos makikita na sa gilid na yung cable talaga naka doon. Kasi kung titignan na mabuti itong RJ45, actually, is parang meron siyang parang ngipin doon. And kapag nag-crimp ka, yung ngipin is bumabound doon sa cable para talaga ma-ensure na naka-connect sila. Then once sure kayo na lahat ng wires naka-arrange yung tama at nasa dulo na, kunin niyo na ang crimping tool or sa para mag-crimp. Pasok niyo lang siya dito sa side na ito. At siguraduhin nyo dito
naka-align yung ngipin ng crimping tool dun sa ngipin, dun sa parang ngipin ng RJ45s na yun. Tapos, higpitan nyo. Dapat may marinig kayong click na sound. Yan. Tapos, once na-crimpin na sila, tingnan nyo na mabuti kung nakabound ba talaga ang lahat ng pins na yun. And kung nakabound naman, mukhang okay naman yun. Oras na para gawin ang susunod na wire. At ulitin na lang yung ginawa ko para sa susunod na wire. Pero bago kayo magsimula, ay oras na para ilagay muna itong ating optional na boots. So, ilagay ko dito ang kabila, dito naman. Ayan! Once nagawa nila yung dalawang RJ45 sa dulo, kunin nila ang inyong cable tester, tapos sasak sila sa bawat side, at i-on nyo lang sila. Okay, so kapag may number na hindi umiilaw, ay pagsabihin nun ay hindi sila magkakonect. So maaaring nandito yung problema or nasa kabilang side. So ang gagawin natin ngayon is uulitin natin yung isang side, tapos saka natin ulit si the test, tapos hopefully maayos ng lahat. Yes! So, ayan siya. Sa note ng tester na ito, sira yung number 7 niya. So, ayan siya. Gumagana siya. Alam na natin nag-work siya. So, oras na para pasok ang boots. So, ang ginagawa na itong boots na ito is pinaprotektahan niya yung mga naka-expose na wire. Ito mga naka-expose na wire, pinakubero niya para, ayan, hindi na sila naka-expose. Ayan! Ngayon, meron na akong LAN cable. So, pwede ko na siyang gamitin sa kahit anong computer o mga bagay na merong RJ45 na connection. Pwede yung lilo sa computer ko, sa desktop, sa laptop, o kaya kahit sa TV. Or pwede rin sa mga may mga adapter na yun tapos binagsaksak mo dun yung phone mo. Possible yan. So, mas meron silang Ethernet port. So, okay yan. So, narating na natin ang dulo ng video na ito. Maraming salamat kung nakabot ko yung support na ito. And nakagawa na din ako ng LAN cable ko. I think isang okay naman na ish na para sa dito para makagawa ng video. Since, kung napansin nyo nga, nagtitesting lang naman ako ng mga bagay. Camera, lighting, tapos yung art sa likod, background. And kung itong art na ito pala, itong malaking art, gawa ng kaibigan kong si Zip. So, link ko lang siya sa baba kung gusto nyo check pa yung kanyang channel. Hindi ko lang nga alam kung tumatanggap siya ng commission currently. Then, kung meron kayong comment kung anong gusto nyo pagawa sa akin sa future or kung meron kayong suggestion para pagawa na paganda pa yung mga videos, comment lang down below. Hopefully, may natutunan tayo kayo sa akin. And, subscribe! Bye-bye!